Fiber Home, expert of optical communication. OSPM Quality Assurance, North Luzon, CMDR Training at Bawang La Union. Magandang araw po sa inyo mga sir. At bago tayo magsimula, syempre, safety first muna tayo. Kailangan natin magsuot ng PPE, hard hat, saka reflectorized vest. Dahil nanonood ng ating mga bossing, ayan, syempre, safety pa rin yung priority natin. Sa CMDR training na to, mga sir, ay may kasama natin ang buong OSPM Quality Assurance ng North Luzon. At ang una activity natin ay maghukay tayo ng lalim na 6 feet dahil magtatayo tayo ng concrete pole. At ang concrete pole na itatayo natin dito ay generally used by PLDT. Ito ay may taas na 12.1 meters. At ang standard na lalim ng hukay natin dito para maitayo natin yung ganong kataas na poste ay 1.8 meters or 6 feet. So, kailangan natin maghukay ng 1.8 meters or 6 feet para maitayo yung ilalagay natin poste. Ayan, sa nakikita nyo naman, talagang mano-mano lang ang paghukay na ginagawa ng team. Dahil isang pole lang naman yung ilalagay natin dito. At teamwork lang yan, kayang-kaya natin yan mga sir. Ito ay CMDR training ng buong quality assurance ng OSPM North Luzon. At ang CMDR ay Corrective Maintenance and Disaster Restoration. Meron po tayong tinatawag na Emergency Corrective Maintenance. Ito yung mga type of work na requires ng immediate resolution. Usually na gumagamit yung team natin dito ng boom truck dahil sa mga nabaling poste, mga nalaglag na mga main lines natin, sa mga obstruction of poles to private parties which pose hazard to the public. Meron din po tayong tinatawag na corrective maintenance project or DAP. Ito naman yung mga corrective maintenance project na which takes some time to complete and minimum of 1 month timeline. Ito po kasi yung mga projects na involves ng civil works like manhole raising, underground conduit repairs, poles and cable relocation, and OSP facility rehabilitation like network cabinet, pati DP or distribution point ng NGN and NAPS in large scale. Disaster restoration, these are immediate restorations on OSP facilities damaged by calamities such as typhoon, earthquake, and landslide. At mabalik tayo sa team, yan, tuloy-tuloy pa rin ang paghukay para sa mga nawawalang kayamanan. After few hours ng paghuhukay natin dyan, ganyan na siya kalalim. Konting kemot na lang yan mga sir. Anyway, ito nga pala yung concrete pole na itatayo natin dun sa inuukay natin na butas. Ayan, medyo natabunan na siya ng mga damo at mga kable dahil siguro matagal na itong naka-stack dito. Pero goods pa rin naman yung pole na yan mga sir. Yan ay may taas na 12.1 meters. At syempre naman, teamwork ang buong OSPM QA ng North Luzon para dyan mga sir. At syempre mga sir, hindi natin maiaangat yung pole na yon nang hindi tayo gagamit ng boom truck. Kaya nandito ngayon para tulungan tayo ang CMDR team ng La Union. Ayan, ang napakalulupit na CMDR team ng La Union. Sila yung mag-a-assist sa atin para maiaangat yung pole na to mga sir. So bali ang first step ay lalagyan natin ng strap itong pole na ikakabit naman natin dun sa hook ng boom truck para maiangat natin yung pole. We'll be right back.
ngayon, Balia and Discarte, ay inangat muna nila yung pole kasi masyadong nakadikit siya sa lupa at hindi nila mailagay yung strap dun sa gitna ng pole. So kasi kailangan kasi dito mga sir ay balanse yung pag-angat ng pole natin. Kasi pagka hindi mo na ilagay sa gitna o sa tamang balanse yung strap na yon, pag inangat yun ng boom truck, syempre hindi pantay yung post. Ayun, bali itataas lang nila ng konti yung poste para malaman kung pantay ba siya or balanse ba siya. At hindi siya balanse kaya in-adjust ng team natin ng konti yung strap. Then try again. Ayun, angat ulit natin. Aalalayan na lang ni CMDR team natin yung kabilang dulo ng poste. Dahil ang gagawin natin ay yung pole na yan, isasakay natin dito sa boom truck para ma-transfer natin dun sa hinukay natin na butas. So dapat isakay natin siya dito sa boom truck. Ayun, ang isa sa kagandahan lang ng CMDR training na ito is nandito din yung CMDR team ng La Union. Ayan, dito makikita talaga natin yung mga discarding nila, kung paano sila magtrabaho. Doon pa lang matututo ka na eh, sa pagtingin pa lang ng mga ginagawa nila. Ganito yung ginagawa talaga nila in actual sa labas. So, matutunan mo rin yung discarding nila. Sabay-sabing basic, no? Ayon, successful mga sir. Tulad ng plano, nilagay nila yung pole dito sa boom truck para ma-transfer dun sa butas na hinukay natin. At ito naman, kasama natin to, tropa si Sir Eddie, ang isa sa napakalupit na quality assurance. Galing pa ng Pangasinan yan mga sir. Ang sunod ng discarding mga sir, ay tataas ulit yung pole at ilalagay na natin dito sa hinukay natin na butas. Yan mga sir, 6 feet yan talaga, hindi mo na makita ang ilalim. Ayan mga sir, balian diskarte ay bababa muna nila yung pole, ilalagay niya sa lupa
pero kakailangan muna nila ng kahoy or something. Sa kanila ililipat yung strap sa may bandang itaas ng pole. Kaya para pagka inangat yun ng boom truck, nakatayo na yung poste. So bali may papasok natin yun dun sa butas na hinukay natin, mga sir. So bali ganun yung discarding ginawa nila na nakita ko dun sa actual na ginagawa ng CMDR team dito ng La Union. Watch. Ayun, nakita nyo na yun, mga sir, ang napakalupit na discard ng CMDR team na yun. At pag nakatayo na yung poste, aalalayan na nila yun, papasok dun sa butas na hinukay natin, mga sir. Teamwork ulit, kasama ating OSPM QA. Ayan, papasok na nila, tandang ibababa yung poste na yun. At saka, papantayin lang nila yung poste na yun, at saka nila tatabunan. At saka nga pala, mga sir, meron ding tamang standard para sa poste natin na itatayo. Kung ang poste nyo ay malapit sa kalsada nyo itatayo, dapat yung pangalan ng poste or yung serial nun, may mga serial yun, yung poste sa mga pangalan kung anong telecom yun. So dapat lagi yung nasa harap ng kalsada para nakikita ka agad ng magche-check sa kalsada pa lang, mga sir. Ayan, nakikita nyo ba yan, mga sir? Pantay na yung poste natin. So kung nakikita nyo yung pangalan niya ng poste, dapat nakaharap lagi yan sa may bandang kalsada, mga sir. Pangalan ng poste, at meron din minsan yung serial number ng poste sa kanila tatabunan, dahil sa 6 feet naman yung ating hinukay, talagang hindi na uugayong. Kaya kahit hindi na natin simentuhan to, mga sir, tatabunan lang natin yan ng lupa ulit na may mga bato-bato at didikdikin natin. At tapos na ating poste, mga sir. Ayan, maraming salamat nga pala sa CMDR team ng La Union for cooperation para maitayo yung posting ito. At maraming salamat din sa lahat ng mga tumulong sa paghukay. At ngayon po ay natapos na yung ating poste. At ito naman, mga sir, ang pole clamp na gagamitin natin na ikakabit natin doon sa mga poste. Ang pole clamp na ito ay tinatawag na guying cable attachment 8x9x8 for multiple purposes. At yan naman, mga sir, ang pole clamp na ilalagay natin dun sa poste. Binabaklas na ni na Sir Rene ng Cagayan sa bandang kaliwa, at yung nasa kanan naman natin si Sir Gerald ng Tarlac. Para maiyakap nyo yun sa poste, syempre kailangan nyo muna siyang tanggalan ng tornilyo. Basic na lang naman yan, mga sir. Ayan, nakikita nyo ba yan yung ginawa ni Sir Gerald sa may bandang kanan? Magkakalugtong pa rin yung pole clamp, pero maluwag lang yung tornilyo niya. Siyempre, higpitan nyo na lang yun pagka sa poste na. Pag nailagay nyo na siya sa location na gusto nyo.
At ito naman mga boss, ang Ali Arms na gagamitin natin, ikakabit din natin ito sa poste. Ang Ali Arms na ito ay may sukat na 26 inches. Ito yung shortest of Ali Arms. Ginagamit ito sa mga maliliit na kalsada. Ang Ali Arms nga pala mga boss ay used to straighten the installation of FOC when there are curb roads and to extend the FOC cable away from approaching from private property. At ang first step mga sir, syempre ikakabit muna natin yung pole clamp para maikabit na din natin yung Ali Arms. At safety first pa rin, safety belt para safe lagi tayo while working. At hanggat maaari, meron sanang maghawak ng hagdan nyo kung meron kayong available team members. For safety purposes pa rin naman yung mga sir. At ganito lang kasimple boss yung magkabit ng pole clamp. Kailangan nyo lang iyakap yung binaklas na pole clamp kanina sa poste. Pagkatapos at pag nailagay nyo na yun sa location na gusto ninyo, higpitan nyo lang naman yung mga tornilyo nun mga sir gamit ang adjustable wrench or katala. At ito yung alarms na ikakabit natin mamaya. So bali tinanggal na rin nila yung mga tornilyo nito. At sa pagkakatang ito mga sir ay dalawang hagdan na yung gagamitin natin. Siyempre medyo mabigat din kasi itong Ali Arms. Kailangan talaga ng dalawang team member dito. Ang Ali Arms na ito ay ikakabit nyo lang dun sa pole clamp na kinabit natin kanina. Ayan mga sir, bali may mga tornilyo din naman yung ating Ali Arms na ikakabit nyo lang dun sa pole clamp. Ayan, ganyan lang kasimple mga sir. So bali, adjust nyo na lang yung pole clamp nyo. Huwag nyo muna higpitan para mapantay nyo yung Ali Arm. Pagpantay nyo na siya at talagang dun sa direction na gusto nyong ilagay yung Ali Arms, sakay nyo naman siya higpitan. Ayan, sabi na to mga sir, bali pantay na yung Ali Arms. Bali hinigpitan na lang nila yung mga tornilyo ng Ali Arms saka ng pole clamp mga sir. So dapat pantay siya. Ayun mga sir, nakikita nyo ba yun? Done na yun mga sir. At dito naman sa kabilang poste na tinayo natin kanina ay maglalagay din sila ng pole clamp kasi maglalagay tayo ng gaying dito. Bali, saka ng fiber cable mula dun sa kabilang poste papunta dito sa itinayo natin poste. At para magawa yun, ay syempre kailangan din natin magkabit dito sa kabilang poste ng pole clamp. Ito mga sir, sa view na to, ganyan lang sila magkabit ng pole clamp. Iyakap nyo lang siya sa pole tapos higpitan nyo na siya pagka nakaakmahan nyo siya kung saan nyo siya gustong ilagay.
nga pala mga sir, ang ginagawa dito ng team natin ay pole guying construction. Ang guying ay isang deals with the constructing and balancing of forces that affects the structural stability of poles and roads, curbs, corner and dead ends. So bali pampatibay siya ng mga pole natin yung guying. At para may kabit natin yung messenger na yon, gumagamit tayo ng guy grip mga sir. Ang guy grip na ginamit natin dito ay size 1.72mm and 5/16 for fixing messenger. So bali ikot nyo lang naman yung guy grip na yun mga sir sa messenger na kinabit natin. At papunta yun dun sa kabilang poste. At ito naman mga sir, ang close up ng pole clamp na kinabit nila. Naglagay na rin sila ng J-hook. Ayan, multi-purpose yan. Ito yung messenger na kinabit ng team pabunta dun sa kabilang poste. At syempre yung ginamit niya na guy grip, ganyan lang kasi kasimple mga sir. So bali naka-ikot lang siya dito sa tornado na to. Tapos inikot niya lang siya sa messenger. At ito, maglalagay din tayo dito ng fiber cable mga sir. Ang fiber cable na yan ay bali hatiin nyo lang siya, paghiwalin nyo lang yung messenger dun sa fiber cable. Tapos yung messenger nun mga sir ay lalagyan ninyo ng suspension curve straight. Yung suspension curve straight mga sir, so bali ipit nyo lang naman yan sa messenger eh. Tapos higpitan nyo lang yon at make sure na mahigpit siya. Tapos ikakabit nyo ulit dun sa pole clamp. Ayan mga sir, nakita nyo ba yan? Yung kinabit natin na suspension curve straight. Bali yan, ipapasok nyo lang yun, may butas yun sa gitna. Ipapasok nyo lang dito sa tornillo na nasa pole clamp natin. Saka nyo lalagay yung tornillo nya. Yun yung magpipix dun sa ating fiber cable mga sir. So higpitan nyo lang ulit yun gamit yung adjustable wrench. At ito naman mga sir, ang close up ng ginawa nila. Ayan, kung makikita ninyo yung suspension curve straight ay pinasok nila dun sa tornillo na nasa pole clamp. Tapos hinigpitan lang nila. So bali yan kasi yung magpipix dun sa fiber cable natin. Ayan, ganyan lang. Yung messenger lang yung iipit nyo dun mga sir. At ayan, ito yung guy grip na kinabit dun sa messenger, papunta naman dun sa kabilang poste. Ayan, nakaready na yung ating messenger at fiber cable dito sa kabila. So bali sa kabilang poste na lang, inaangat na ng ating team. At dito sa kabilang poste, yung unang kinabit ha, maglalagay tayo ng loop holder. Dahil kailangan natin mag-loop. At ito mga boss, yung ating loop holder na gagamitin. Kailangan nyo mag-loop ng fiber cable ng at least 15 meters. At syempre yung loop holder na yun mga sir, nakakabit pa rin yun dun sa pole clamp na nilagay natin kanina. At ito naman mga boss, ang close up, ang mga nilagay nila na loop. Ayan, at least 15 meters, mag loop kayo dyan, tapos lagyan nyo ng cable tie.
Kung mapapansin nyo yan, nakakabit din yan sa pole clamp yung loop holder natin. Ito yung messenger na kinabitan ng guy grip papunta sa kabilang poste. Ito naman yung fiber cable na nilagay ng team natin. Ngayon, ganyan lang siya kasimple mga sir. Basic na basic lang yan sa inyo mga sir. At dito naman sa kabilang poste na kinabitan natin ng alder arms kanina, ikakabit natin yung messenger. Gagamit ulit tayo ng guy grip. At yung fiber cable, ikakabit din natin dito. Unahin natin yung messenger. Ayan, para mahila yon yung messenger na yon, gagamit tayo ng latchet na tinatawag. So, i-set up nyo lang yon, nakakawit lang naman yan eh. Yung latchet na ginagamit, yan tulad ng ginagawa ng ating team. Clip nyo lang yun dun sa messenger na hilahin ninyo. Ayan. Saka nyo paikutin yung latchet natin. So, mahihila nya yung messenger. At pag mahigpit na siya, saka nyo naman ikakabit yung guy grip. Ayan mga sir. Galing yan dun sa kabilang poste na ginawa na. Ayan, yung guy grip na gagamitin natin. Again, yung guy grip na ginamit natin dito ay size 1.72mm and 5/16 for fixing messenger. Ayan, pag naramdaman nyo na mahigpit na yung messenger, pasok nyo lang yung guy grip dun sa tornilyo ng pole clamp. Saka nyo ipilipit yung guy grip dun sa messenger. Ayan, tulad ng ginagawa ni sir. Siyempre, huwag nyo munang bitawan yung ratchet hanggang hindi pa nakakapit yung guy grip. At yun mga sir, pag naiikot nyo na yung guy grip na ikabit nyo na dun sa messenger, pwede nyo nang tanggalin yung clip ng ratchet, syempre. At yung messenger na nilagay natin ay mahigpit na yan. At sunod naman mga sir, yung ating fiber cable na ilalagay. Nakapix na rin yun dun sa kabila. So dito rin sa kabilang poste naman, ikakapit din natin yun. At gagamit pa rin tayo dito ng latchet para mahila yung fiber cable na ilalagay natin. So bali same procedure lang ulit ito mga sir. So bali yung fiber cable, hiwain nyo lang, pag-iwalin nyo yung messenger saka yung fiber cable niya, tapos kakabitan niyo yung messenger na suspension carb straight na tulad nung kanina.
mula dun sa posting itinayo natin papunta dito sa kabilang poste, kailangan nating mabanat na maayos yun gamit ang ratchet. At yung ratchet na yun mga sir ay kiklip nyo lang ulit dun sa fiber cable. At pag nakapwesto na yung ratchet, papaikutin nyo lang ulit naman yun para mahila niya yung fiber cable natin na ilalagay. At pagka talagang nahila na niya yung fiber cable, balatan nyo na yung fiber cable natin, paghiwalayin nyo yung messenger. At tulad ng sinabi ko po kanina, yung messenger ng fiber cable, kakabitan nyo ulit ng suspension carb straight. At nga pala mga boss, ang dalawang magigiting natin na mga OSPM QA na ito, si Sir Eddie ng Pangasinan at si Sir Gerald ng Tarlac. Napakalulupit talaga ng mga idol natin na to. Ayan, pag nakabit nyo na yung suspension carb straight dun sa messenger, i-clip nyo lang ulit naman yun dun sa pole clamp na nilagay natin sa kanyang higpitan. Same procedure lang ulit mga boss nung ginawa natin nung una. Ayun mga sir. At eto naman si Sir Gerald ng Tarlac. Naglalagay siya ng J-hook. Ang J-hook naman ay ginagamit sa mga nag-i-install. Dito nyo nilalagay yung mga F-clamp nyo for fiber. Ayun mga sir, sa nakikita nyo, ito yung messenger na ginilagay natin papunta dun sa kabilang poste. At ito naman yung fiber cable na kinabitan ng suspension carb straight. At ito na mga boss yung finish na activity na ginawa ng ating team. Naglagay tayo ng Ali Arms, pole clamp, fiber cable, messenger at J-hook. Papunta doon sa kabila na itinayo natin poste na meron din pole clamp, merong loop. Ayan. At yan po yung kabuuang activity ng OSPM Quality Assurance ng North Luzon dito sa La Union. At sana po ay may natutunan kayo mga sir. Maraming salamat.